So, ayun na guys. Ito na yung laman ng mito natin. Meron tayong philodendron heart leaf. Ayan. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video na naman. Kasama ako. So, ngayon nakikita nyo meron tayong mga box dito. So, ito po ay mga halaman na nabili namin galing sa Mindanao. So, ayan. Ganyan po yung itsura niya. Tapos, yung ilan po dito sa halaman na to ay magiging available na din. So, i-check nyo lang po yung page namin, Grace JM or Greenleaf PH. So, magbukas na po tayo ng halaman. So, ayan. Baba ko lang yung mga maliliit. Unahin na natin tong malaki. So, kakarating lang po nila kanina. Tapos, buksan na natin ngayon. Bawat po halaman na napopurchase namin galing sa Mindanao, lagi silang may kasamang permit. So, ayan. Tapos, ang laging courier po nila ay karaniwan JRS. One eternity later. So, ayan na guys. Ito na yung laman ng mga kahon natin. Meron tayong philodendron heart leaf. Ayan. Parang magkahawik din sila ni philodendron Brazil. Kaya lang si Brazil ay meron ditong guhit na kulay yellow-green. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, ito yung pinakamalaki. Ito yung Prince of Orange. Ayan. Sobrang laki. And ito po yung pangatlo. Ito yung philodendron squamifero. Ayan. Sobrang laki na din niya. Tapos, meron tayo ditong dalawang pot ng bilitay. Philodendron bilitay. Tapos, meron tayo ditong isang pot, pero tatlong klase po ng halaman ito. Ito yung anthurium. Ayan. Tapos, ito philodendron to. Ito po ay philodendron limphidel variegated. Tapos, ito ay Monstera linata. So, ayan. Tapos, itatanim na rin po natin ito ngayon. So, ayan guys. Nakita nyo kanina yung philodendron Prince of Orange. Mahaba siya kanina. And napansin namin madami ng ugat or aerial roots yung ating Prince of Orange. So, ang ginawa namin, pinagtatlo namin siya para habang pinapa-establish natin sila, at the same time ay nag-propagate na rin tayo. Tapos, itatanim ko na lang dito sa ganito kalaking pot kasi sobrang lalaki na nung kanyang mga dahon. And sigurado naman pong mabubuhay sila kasi ayan, kung mapapansin nyo, halos yung pinutol natin ay may kanya-kanyang ugat na. So, itanim na natin. Tapos pa lang, gagamitin nating mix soil ay rice hull and garden soil. And meron ding nakahalo dito na konting coco peat. So, maglagay na tayo. And kapag pala tayo magtatanim, make sure na may proper drainage yung ating paso para hindi po sila maiipunan ng tubig. So, maglagay na lang muna tayo ng soil mix. Ayan, unahin na natin to. Ito yung pinakang puno, guys. Ayan. So, ayan guys, natanim na natin to. Tapos, tatalian na lang natin para hindi lumaylay yung dahon. Pero hindi naman po yung sobrang mahigpit. Para lang hindi sila maglaylayan. Ayan. Ito yung unang cuttings natin. So, ito yung pangalawang cuttings. Meron siyang tatlong dahon. And kung mapapansin nyo po,
nilulubog ko yung pinagputulan niya. Kasi mas maganda po na nakalubog yung ating pinagputulan para mas may sumibol agad na panibagong dahon. So tatalian ko muna siya. Kapag meron po tayong mga halaman na malalaki yung dahon tapos nagpropagate tayo, mas maganda po na itali natin sila ng ganito. Tapos ito po yung last na cuttings. Ipapa-establish po muna natin siya ng after 1 week or 2 weeks, saka lang po tayo mag-a-apply. Tapos ayan, pagkatapos din po natin itanim, didiligan din po natin to. So, ang pangalawang variety po ng halaman na itatanim natin ay yung Philodendron squamiferum. Ayan, sobrang haba na and pwede na rin tong i-propagate. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya ipopropagate. Ayan, ganyan po yung itsura pag dumarating sa amin. Uprooted siya pero may mga nakalagay pa rin na kokopit. Ayan. Ito, hindi ko na din to tatanggalin. Isasama ko na lang din ito dito sa ating soil mix. Dapat po dito ay merong pole para meron silang kapitan kasi gumagapang po ito. So ayan guys, may nakita akong pole na hindi ginagamit. So kahit hindi siya ganun kalaki, ilalagay natin to para may makapitan yung ating Philodendron squamiferum. Tapos syempre ilalagay natin to kung saan yung ugat ay nakaharap. So dito siya sa bandang likod. Isasama na rin natin to sa pagtanim. Ayan. Sa mga susunod na araw, kapag established na to, pwede na natin siyang ipropagate. Tapos, satalian natin para pang-akay dito sa ating halaman. Pwede na natin tanggalin yung tali kapag sigurado na natin na nakakapit na yung ugat nitong ating halaman. Ganyan. Ganyan yung itsura ng halaman natin. Tatalian ko pa kasi hindi nag-a-align. So, ganyan po. Tapos, after natin naman ito diligan, ilalagay natin siya sa shaded area. Kasi ito namang mga Philodendron and itong mga halaman na ating tinanim ay dapat sa bright and direct sunlight natin ilalagay. So, ayan. Tapos, itong last na halaman na itatanim natin ay yung Philodendron heartleaf. Ayan, ganyan yung itsura niya. Secure na secure yung halaman kapag dumarating dito. Ayan, nakalagay sila sa plastic and may balot po na papel para hindi matuyo yung ating kokopit na nakabalot sa kanila. Tapos itong mga halaman na to, kapag established na sila, pwede na natin silang ibenta. Pero kung katulad nito, sobrang hahaba na, pwede naman tayong mag-propagate. So, eto, meron pang isang pole na hindi ginagamit. Lalagyan din natin to para meron din siyang gapangan.
So, talian muna natin para hindi matumba. Yung dalawa pong, yung dalawang bilite, hindi ko na muna siya ireripat kasi hindi pa naman po siya ganun kalaki. So, ayan. So, guys, kapag magdidilig tayo ng ganitong halaman na may pole, kailangan po kapag magdidilig tayo ay didiligan din natin to para yung nakadikit na ugat sa kanya ay makasipsip din ng water. So, ayan. Ayun guys, doon na po tayo nagtatapos. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the